For today's Top Look and Listed, we'll be listing down Catherine Bernardo and Daniel Padilla's best acting scenes na talagang nakakaiyak at nakaka-goosebumps sa husay. Tayo magsimula sa kanilang first solo film, ang 2013's Must Be Love. Iba talaga ang hugot ni Pachot sa eksenang to. Very reminiscent of Budjoy from 1998's Loves Kita, Okay Ka Lang, diba? Pareho ang sakit! Pachot! Pachot! Hanggang kailan mo ba ako hindi kakausapin? Pachot, mag-usap naman tayo. Hindi mo sinasagot yung mga ta... Ano ba? Ba't mo ginawa yun? Kinalog ko yung ulo mo. Baka sakali may sabihin ka uli. Ano ba gusto mo sabihin ko? Pachot. Yung totoo. Yung totoong nararamdaman mo. Di ba sabi mo I love you? Totoo yun, di ba? Totoo yun, di ba? Oo, gusto kita. Oo, mahal kita noon pa. Masaya ka na? Hindi. Kasi binawi mo eh. Kasi pinagtuunan mo ako. Bakit? Kung di ko binawi sinabi ko, sasabihin mo din bang mahal mo ko? Siguro. Baka. Pwede. Siguro? Baka? Pwede? Pero pag ki-Angelo agad, diba? Ki-Angelo, I love you agad, diba? Bakit ba ang daling sabihin mo sa kanya na mahal mo siya? Kasi maganda siya? Yun ba? Sa tingin mo ba itsura lang ni Angela na gustuhan ko? Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin, Pachot? Mababaw na ako mababaw, pero yun yung totoo! Mata yung una nagmamahal, Ivan! At hindi mo ako nakita kahit ako'y nasa tabi mo. Kahit na araw-araw ako yung kasama mo. Pero yung pinsan ko, minsan mo lang nakita. Kahit di mo kilala, gusto mo na siya agad. Kaya oo, aaminin ko. Nagselos ako. Nainggit ako, nasaktan ako. Kasi hanggang friendzone lang ako eh. Kasi hindi ako yung babaeng pang slow mo. Kasi yung best friend ko na mahal ko, hindi niya ako kaya mahalin eh. Pachot, mahal din naman kita eh. Mahal mo din ako? Mahal mo din si Angel, di ba? At mahal ka rin niya. Ayoko saktan yung pinsan ko. At alam kong ayaw mo rin siyang saktan. Next up, ang eksenang ito from 2015's Crazy Beautiful You, kung saan ni Real Talk ni Kiko si Jackie. Akin na isuse! Jackie, tigas mo naman eh. Nag-sorry na nga sa'yo nanay mo eh. You have no right to force me to forgive! Palibhasa kasi nakikinabang ka sa nanay ko! Hoy! Sumusobra ka na. Sumumuwi? Halika! Buwi ka na! Ano ba? Ano ba? Isuse! Makita! Pitahan mo ako! I can drive! I can take care of myself! Yan yung problema sa'yo eh. Masyado mong iniisip yung sarili mo. Nasasaktan ako, nahihirapan ako. Kawawa naman ako. Ha! Wala kang karapat ang maliitin yung nararamdaman ko. Hindi ko minamaliit. Ang sinasabi ko, kailangan mo makawala dyan sa sarili mo. Kung di pumapasok dyan sa okote mo,
Hindi ikaw ang unang anak na naiwan ng magulang. Hindi lang ikaw may problema sa mundo. Medyo light and kilig naman up next scene from the same movie. GV muna tayo. Jackie! Madam Baby! Magpapakamatay ka talaga para sa telepono, te? May kailangan na kasi ako marinig na sagot eh. Ano ba yung itatanong mo at napalawas ka pa ng Manila? Madam Baby ko? Yes, Kiko? Oo, hindi lang ang sagot. Pwede na ba kita maging baby forever? Pwede na ba maging tayo? Yung as in, tayo? Yung official? Verified? Sigurado ka na ba? Baka pakawalan mo na naman ako. Sa layo ng binyahe ko? Naniguro na ako. I love you, Madam Baby. Mula tarukan hanggang kahit saan, hinding-hindi na kita pakakawalan. Kiko? Akala ko ba shy type ka? Dami kayang tao. Dead ba na yan? Ang tagal kong hinintay to. Kiko? Ano na naman yun? Isasabihin ako sa'yo. Oo. Oo, yung sagot ko sa tanong mo. I love you too, baby boy. First time. First sa marami pang time. Next scene, Mia from 2016's Barcelona 11 Told spills all her feelings to a dismissive Ellie. Igilan mo ako! Huwag mo dahan sa iyak-iyak mo! Ang gagago ka ba? My sister said crying is good for the soul! Oh! Ba't parang ako pa yung may ginawang mali dito? Eh ako ngayon ay istorbo mo? Pati pag-aaral ko, dinadamay mo pa. Ano to, alis ka? Eh, dumalis ka, sino tinatakot mo? Diyan ka naman magaling, di ba? Nalayas ka na naman. Ayoko na. Konting hirap, suko agad. Palibasa kasi, may pera. Masabihan mo na konti, aalis. Kapag pumalpak, tatakas. Alam mo, Mia, hindi ka talaga pwede sa ibang bansa eh. Ang hina-hina mo. Oo na! Ayoko na! Ako na yung mahina! Ako na yung hindi perpekto! Sorry ha! I'm sorry kung wala akong alam sa mundo! I'm sorry kung hindi ako bumubuhay ng pamilya ko sa Pilipinas na wala akong pinag-aaral na kapatid! I'm sorry kung hindi ako naghirap, hindi ako nagutom, at hindi ko naranasan lahat ng hirap na nararanasan mo! Sorry ha! Ito lang kasi ako eh! Tanga! Palpak! Bobo! Ikaw na nagsabi niyan. Dahil yun ang iniisip mo, ninyong lahat! Kahit na hindi nyo naman alam yung kwento ko! Bakit? Mia, ano ba kwento mo? Pinahuli ka ng dadaya sa exam?
Cheating kolehiyalas. Three university students stripped of honors after being caught cheating. That article does not sum up who I am. So, dinideny mo? I had the mental block. Halos isang linggo ako nung nagpuyat sa kaka-review, pero wala eh, mental block. Sa takot ko sa papa ko na hindi ako pumasa. Yes, I attempted to cheat. Attempted. Pagkatapos mong lokohin yung mga magulang mo kung bakit ka nandito sa Barcelona, anong buhay meron ka ngayon, sa tingin mo maniniwala pa rin ako sa'yo? My God, Ellie. Katulad ka lang din pala nila eh. Lahat kayo, hindi naniniwala that I still have a chance. You know what, Ellie? Yes, I may not be a typical OFW story. Pero may kwento din ako. Katulad mo lang din ako. May dahilan kung ba't ako nandito. Kung matinitis, kinakaya ko lahat. Gaano man ang kahirap at kalungkot. Pareho lang tayo. Gusto ko kumanda yung buhay ko. Gusto ko maipagmalaki ako ng pamilya ko. Gusto ko na hindi magtapos yung buhay ko dahil lang sa isang pagkakamali. I just want another chance. Still from Barcelona, Olive Antone. Siguradong ang eksenang to will tug on your heartstrings. Ellie, relax! Mia, bakit nagstop? Ituloy niyo ikot! Ano ba? Ellie, you relax! Ayan, mas mataas na tayo sa Sagrada. So, mas maririnig ka ni Celine kung may gusto kang sabihin sa kanya. Go! Mia, seryoso ka ba? Tigil mo, halika na! Bumaba na tayo! Ellie! Natatakot na ako! Ayan, go na! Malapit na tayo sa pinakamataas! Mia, umuuga! Huwag kang malikot! It's now or never! Go, do it! Mia! It's now or never! No! Go! No! Go, Ellie! Ayoko nga! Bumaba na nga! Go! Sige, sige! Celine! Sorry na! Sorry na, okay? Oh, Mia! Okay na yun! Hindi, hindi! Balikan na! Bumaba na tayo! Balikan na! I'm Mia! Kamusta ka dyan? Sana masaya ka dyan. Si Ellie, nagawa na niyo isa sa mga hiling mo. Arkitekto na siya! Baka naman pwede quits na yung last. Ang hirap kasi gawin nun kung wala ka na eh. Celine! Baka pwede mo naman sabihin sa kanya na okay ka na. Sabihin mo sa kanya na pwede na ulit siya maging masaya. Mahal na mahal ka na to eh. Pero pwede na rin ba siyang mahalin ng iba? Please? Heartbreaking scenes in the film. Ellie crushes Mia's heart. Ellie, I'm sorry. Ano karapat mong pagharapin kami ng babaeng yun? Akala ko makakatulong sa'yo. Sa'kin? Narinig ko kayo ng katay mo. Kargo ko pamilya ko, Mia. Labas ka na dun. Naisip ko it would help you move on. Move on from what? From everything that's keeping you from moving on. Bakit? Ano bang alam mo sa nararamdaman ko?
Alam mo ba kung anong mga pinagdaanan ko? Hindi. So stop acting like you know my pain. Stop acting like you own it. Napapwede mo sabihin sa akin kung kailan ako mag-move on. Kahit si Celine. Kahit si Celine nakasama ko sa lahat na alam ang lahat, hindi pinakailaman yung mga desisyon ko. Hindi ako si Celine! So stop comparing me to her! Tama! Hindi ikaw si Celine! And you will never be Celine! Celine is dead! Hindi na siya babalik, Ellie! Pero hanggang ngayon, umaarte ka pa rin na parang nandito siya! Nandito siya! Dahil nandito siya! Kung nandyan siya, nasan ako? Anong lugar naming mga gustong magmahal sa'yo? Sunod naman from last year's Can't Help Falling in Love, our hearts will break just like Gab did when she found out the truth about Dos. I shouldn't be crying. It was just fun. Alam mo, nung araw na kinasal tayo, alam mo ba kung bakit ako naglasing nun? Hindi kasi yung araw na nalaman ko na may tama na pala yung utak ko. Umaten pa nga ako sa pakasal ni Luis nun eh. At habang pinapanood ko yung mga kinakasal, naiingit ako. Isip ko na ano kayang pakiramdam na may panghabang buhay? Pero hindi ko naman inakala na sisiluso'yin pala ni Lord yun. Kailangan kita. Ikaw yung babaeng panghapang buhay ko. Dos. Pinatikim mo ko ng pag-asa. Tapos nawala. Kaya hindi na rin kita hinanap kasi iniisip ko na baka hanggang ganun na lang. Hanggang dun sa gabi na lang. Kaya lang, nakita kita ulit. Doon, hindi na ako nakabitaw. Pag natikman mo pala, nakakaati kumasa. Kaya hindi ko na kagad nasabi yung tungkol kay Nilo. For a moment, I was selfish. For a moment, I wanted more. Gab, I'm sorry. I'm sorry kung ginano ko yung buhay niyo. I'm sorry kung ginano ko yung buhay ni Jason.
very, very sorry, Cab. Pakisabi kay Jason, sorry. Ikaw yung babae panghapang buhay, Cap. Pero hindi ako yung tamang tao para sa'yo. Dahil hindi ko kaya ibigay yung hapang buhay na kailangan mo. To the highest level naman ang handog ni Gab sa paandar ng ito para kay Dos. Ta-da! Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. Joke lang. So, bakit ka ba nandito? Alam ko ba, kakasal ka na? Kung oo, yung pakakasalan ko. Ibarra Gonzalez Jr. Will you marry me? Again? Yes, Mrs. Yes, siempre! Ayun! Siguradong memorize na memorize natin lahat. From 2014, she's dating the gangster. Todo sa hugot ang eksenang ito. Yung mami ka sa crush mo, tapos same kayo ng feelings. Sana lahat ganun, no? Kenji, hindi yun! Hindi ganun! Eh ano? Kenji, hindi mo ba talaga naiintindihan? Ang ano? Yung totoo! Na ano? Gusto ko nang itigil to kasi nagiging totoo na! Totoong ano? Totoong nagkugustuhan na kita! Ako ba hindi? Tama ka. Itigil na natin tong deal na to. Maging tayo na. Walang laro, wala nang kunyarian. Yung totoo na. Masasaktan lang tayo.
Bakit mo ba kailangan pangunahan lahat? Kasi alam ko. Pwede ba kahit isang beses lang? Huwag kang gumawa ng kung ano-anong rason. Tumaya ka lang. Kung masasaktan tayo, di masaktan. Parte ng pagmamahal yun, di ba? Kahit isang beses lang sa buhay mo, ayaw mo ba maging matapang? Natatakot ako. Bakit? Kasi gusto ko. Gusto ko. Last but not the least, ang eksena nagpaluha sa buong bayan. No one saw this twist coming. Athena, ayoko. Ayoko, ikaw ang mahal ko. Inaantay ka na niya. Hindi mo na ba ako mahal? Diyos ko, sobrang mahal. Mahal na mahal na mahal. Pero mas kailangan ka niya. Ang labo. Ipangako mo sa akin. To wish for an us is to wish an end for Abigail. Athena! Ayan na nga! May bagong handog si Catherine at Daniel sa atin. Siguradong kikiligin at luluhan na naman tayo sa The House of Us, showing and cinemas near you. Promise, hindi mo iiwan yung apo ko, ha? Promise pa, Tita Lola. Pinapangako ko po na alagaan ko kayo, si George, at ang bahay na ito. Nood ka 65 inches na TV, surround sound. Tapos yung papanoorin natin yung mga performances mo all over the world. Ang yabang mo na. Mas ikaw ang mayabang sa akin. Yung presidente na tong fans club mo, isa lang namang doktora. Paano yung mga anak natin? Jo, sa amin palang pagod ka na. At ayoko napapagod ng Reyna ko. Hindi ka na pwedeng bumalik dito. Wala ka ng karapatan. You left, remember? Pinaalis mo ko. Magkaiba yon. Pero umalis ka naman. Now leave. Mahal pa rin kita, Jo. Ano na naman yung kapalad? Ilang taon na naman ang buhay ko yung sasayangin ko. Nihila kita pababa, George. Pagod na akong bitbitin ka. George, I'm sorry. And what makes that sorry different from all your other stories before? I will not let anybody rule my life again. If you liked the video, give it a thumbs up and subscribe to Star Cinema.